Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Maligayang pagdating po sa ating pambansang dambana ng San Padre Pio at gayon din sa mga nanonood sa atin mula sa ibang bansa at gayon din po sa ating mga kapitbayanan dito, sa mga lalawigan ng ating Pilipinas at gayon din mas lalo na sa mga may sakit po natin mga kapatid upang tayo ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo para sa ating kagalingan. Mga kapatid, mga kapanalig, ngayon po ay Sabado na ikalabing limang linggo ng karaniwang panahon at gayon din binibigyan din natin ang paggunita sa ating Inang Maria tuwing Sabado. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birhen si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa. Inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahalughog nila ang mga bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, may inihahanda akong parusa sa sambahayang ito at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw na inyong kaparusahan. Sa araw na iyon ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian. Ganap na kaming nalipol. Inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamanahing lupa na sa araw na yaoy hahatiin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon huwag pabayaan ang mga nahihirapan.
Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. O Panginoong Diyos, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Inaapi ang mahirap ng palalot tampalasan, naway ito ang mahuli sa patibong nilang umang. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ang masamay naghahambog sa buktot na nilalayon, tinutuya ang masakim, sinusumpa ang Panginoon. Sa kaniyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong. Hindi ako papansinin nitong Diyos na huhukom. Ganito ang iniisip sa tuwi na niyong buhong. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Sinungaling magsalita, lapastangat mapagbanta, at masakit kung mangusap, masama ang kanyang dila. Sa liblib ng nangungubli, nag-aabang at ang nasay, patayin ang walang salat, walang malay na nilikha. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa, ikay laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala ng maasahan ay sa iyo nagpupunta, pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawa tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo Panginoon, at sumaiin niyo rin ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías, naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay, at sa lahat ng mga bansay, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya ay sa lansang ay tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan, hanggang ito'y katarungay mapagtagumpayan niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagap. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron tayong kasabihan sa Tagalog, di ba, na lintik lang ang walang ganti, no? Tama ba? Tama ba yung sinabi kong ganun? Lintik lang ang walang ganti, no? Na kung saan ang hilig natin, no, kapag tayo ay nasaktan, nakante ang ating mga kamag-anak, no, at mas lalo na ang mga minamahal natin, ay siya, no, ay ubusan talaga ng lahi, no. May isang lalawigan din yata akong napuntahan na ganun, no. So, nasaktan lang, no, or somehow may pagkakautang, ubus lahat ang lahi, no. Ngayon po ay napakinggan natin sa ating ebanghelyo
na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay na hindi siya umiwas, no? Umiwas doon sa kanyang pagkakataon na siya ay ipapapatay na ng mga Pariseo at yun din ng mga eskriba. Pero during that time, no, we're now already in the chapter 12 of St. Matthew, ibig sabihin matagal-tagal na ang kanyang ministro, ang kanyang pagpapagaling, preaching, at gayon din pakikinig sa mga kanyang nakakasalamuha sa mga iba't ibang bayan kanyang napupuntahan. Palagi po siyang inuusig, palagi po siyang chinichismis, palagi po siyang inaasar, no? Palagi siyang inaapi ng mga ito, ng mga Pariseo, ng mga eskriba. Pero sabi nga dito sa kay Propeta Isaias at gayon din sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi na hindi siya gumaganti at gayon din mas lalo na mahinahon ang kanyang pangungusap sa kanila. Di ba? So, hindi siya yung talagang ang ganti niya ay galit din, kumbaga. No? So, hindi kasi magkakaintindihan kapag ganun. No? Kapag mahal mo, hindi mo gagantihan ng kasakitan. Kaya yung mga magulang dito, especially ang mga nanay natin, no, na minsan na-jujombag, na nabubugbog, 'di ba, ng mga mister, no. So hindi naman lahat, 'di ba? Pero yung mga nanay na ito, mga babaeng ito, kapag sila ay nabugbog, nasampal, may black eye, no, may mga ganyan, ay minsan o kadalasan nananahimik na lamang. Dito natin maintindihan kasi hindi yun katangahan, ha? Dahil yun ay mahal na mahal nila ang pamilya nila. Ayaw ng mga nanay na ito na magkahiwa-hiwalay sila. Ayaw ng ito na lumaki ang mga anak nila na wala silang tatay. Kaya kanila na lamang tinitiis ang mga ganitong mga klaseng mga pananakit sa kanila na mga asawa o na mga bana sa Bisaya. No? Kasi maganda kasi yung term, no? Sa Bisaya, bana. No? Just to distinguish na lalaking asawa. Na kung saan ay ganun, no? Ayaw nilang mapahiwalay sa isa't isa. Yun yung tinatawag nating martir dahil sa pagmamahal at gayon din ay yung nais nating buo pa rin ang ating pamilya, no? Pero sana naman sa mga mister na yon ay dapat natin ipagdasal, no? Dapat natin silang maiahon din, maparealize natin na kung gaano kasakit din ang ginagawa nila sa mga kanilang asawang iyon. Pero yun nga, kudos at maraming salamat sa mga nanay na ito na hindi gumaganti ng kasakitan din, no? Doon sa kanyang asawa na siya'y binubugbog. Bagkos ay pinagdarasal at mas lalong hindi naman basta tinitiis lamang, ay bagkos ay inaalala ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya, pagmamahal sa kanyang anak. Ganon din ang ating Panginoong Hesukristo. Kung paano niya tiniis ang lahat-lahat, kung paano niya in-endure lahat ng mga pag-uusig, pang-aasar, pang-aapi sa kanya. Hindi siya gumanti sa lahat ng bagay. Let it stop everything sa atin, no? Kasi kapag tayo ay, tawag nito, ay pinagpatuloy natin at gumanti tayo, there is always a chain reaction, there is always a cycle ng paghihiganti. At hindi to hihinto, di ba? Nakalulungkot nga, di ba, ang mga bansang kapag may nagdidigmaan at gumanti na ito ng isang misay lamang, pero ubos ang isang bayan, ang isang nation, no? Yung mga ganyan. At yun din ay hindi hihinto ang cycle ng digmaan. Hindi hihinto ang cycle ng hate sa bawat isa't isa. Kaya ang ginawa ni Hesukristo ay pagmamahal pa rin. Nangusap, nang mahinahon, at yun din ay paglingap at pagmamalasakit ang kanyang inatupag. No? Hindi niya ininda ang mga taong mga nag-uusig sa kanya. Mas pinakalat pa niya ang kabutihan. Mas pinakalat pa niya ang pagmamahal, mas pinakalat pa niya ang paglingap sa kapwa. Yun yung mas inuna pa niya kaysa doon sa mag-entertain doon sa pag-uusig sa kanya. At gayon din kapag lagi tayong nag-i-entertain sa mga nag-uusig sa atin, tayo rin yung mapapagod kapag ganyan, no? Tayo rin yung mga kumbaga ay panghihinaan ng loob, no? Kapag tayo ay nag-i-entertain sa ganyan, no? Yan yung mga bulong ng mga demonyo, yan ang bulong ng mga masasamang espiritu na hindi dapat natin na ginagawa, no? At yun din pinakikinggan. Let us also remember what had happened to Inang Maria, no? The image of the Immaculate Conception. Since this day ay ating ginugunita ang ating Inang Maria tuwing Sabado,
di ba? Na kung saan ay inapakan niya, tinapakan niya, pinatay niya ang ulo ng ulupong, no? She that actually doesn't entertain doon sa pagtutukso ng ulupong, no? Bagkos pinatay niya ito at natatili siyang dalisay, nanatili siyang malinis para sa ating Panginoon Jesucristo at yun din na maging karapat dapat doon sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. This gospel for the day, mga kapatid, mga kapanalig, ay isang imbitasyon sa atin, isang paanyaya sa atin na huwag tayong gumanti sa ating kapwa kahit gaano man kasakit ang ginawa nila, kahit gaano man kasama ang ginawa ng ating kapwa, kahit gaano kalalim ng turok ng kanilang pananaksak sila nila sa atin sa likod, ay huwag tayong gaganti ng kasamaan din sa kanila. Bagkos, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na nangusap ng mahinahon, nagdasal, nanalangin sa ating Panginoong Jesucristo na sila ay magbago. Kung hindi man sila magbago, pero ang ating pagpapanalangin ay pinagbabago tayo na ito, patungo sa pagmamahal, patungo doon sa paglingap sa ating kapwa. At gayon din, ihinto natin sa ating sarili ang lahat ng kasamaan na ito at huwag na natin ipagpatuloy. Bagkos, katulad ng ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo at gayon din ng ating Amang Makapangyarihan, na sila'y mahabagin, na sila'y mapagmahal at patuloy na nagbibigay ng pagpapala, ng siksik, liglig at umaapaw sa ating lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po'y magstayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang Makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayon aming ginugunita ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupunyay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ang lahat na parito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad.
sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Aming banal na Ama naming banal, ikaw mukha ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niyo pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din ang matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Inubot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasalo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian, mga reliyoso at reliyosa at ang aming lingkod simbahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panggidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na nanang Diyos, ang bulaklak at reyna ng Carmelo. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose.
kaysa ng mga apostol ni San Padre Pio at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Per ipsum ob cum ipso enen ipsum, est ibi Deo Patri omnipotenti, in inutati Spiritu Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasalangit. Sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad na nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng habag, kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Sa pagsasawak nito, Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, mga kapanalig, ito ang mahabagin at mapagmahal na puso ni Jesus. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mangyayan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
sapagkat naroon ka. Ni Yunus ng tingati at kadiliman ng gabi. Maria sa puso second collection po ay para sa patuloy na pagpapunlad ng parokya Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Maria sa puso ni ika'y tala ng kalangitan, ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang ginihiling, inang sinta, inang ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa Mahal na Biyen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat.
Padre Pio Tagapietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Samang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna pong lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring ingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita po kayong QR code. Pakiscan po at pakilagay ng hinihinging detalye na tulong sa pagsasaayos ng mga datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012 ay iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, mga kapiyo, sa paghahangad nating makapagdasal na mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng bagong upo ang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Muli tayong kumakatok sa may mga mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparan nito. May mga available po tayong mga sobre sa paligid na simbahan na ipinamimigay din ng ating mga servers para sa paglalagyan ng inyong tulong. Ikaapat, sa darating na August 31 ay magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang Dambana. Para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto lamang. Ikalima, sa darating pong Martes ay 23 ng buwan ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Available din po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa tim-tim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakitaas po ang inyong mga daladalang mga dasalan at yun din mga religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito ng pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan at rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya.
Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gayun din po, kung nais po ninyo may pagpatuloy na pagdasal ang inyong mga intensyon sa aming mga private masses, mas lalo na po sa akin, you can catch me in Facebook page po, Dasal Pasyal ni Papa Bear. So lahat po ng inyong mga intensyon, birthday, kalusugan at gayun din po sa mga kaluluwa ng inyong mga minamahal ay pagdadasal ko po roon. No? So wag lang po yung pangkukulam, ha? Hindi ko kayang mangkulam, makaipasa niyo po dun sa akin. Likewise, I can be heard in Radio Veritas 846 tuwing Merkules at Huwebes sa ganap po ng alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga sa programa pong Katok-Katahanan kasama po si Miss Chichi Robles and Miss Boots Ansonroa. Ako po yung misyonaryong Galang Oso, ang inyong Papa Bear, Reverend Father Miguel Juarez Condes, na nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nahihain na natin ang banal na misa, ipakalat ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng taus-pusong paglilingkod at pagkalinga sa bayan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maaari na pong iali ang mga rosas para kay Santo Padre Pio.